Hello mga Mars! Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aking pagluluto. For today's video ay magluluto tayo ng chicken broccoli. Ayan, umpisahan na natin dito sa pagbabalat ng sayote. Bakit nga ba tinawag itong chicken broccoli? May halo namang sayote, char. Alam nyo guys, dinagdag ko lang talaga itong sayote po dahil yung aking broccoli ay isang piraso lamang dahil napakamahal ng kilo. Kaya naman bumawi na lang tayo dito sa sayote na napakamura ko lang po nabili. Nabili ko nga lamang po ng 15 pesos per kilo itong sayote. Depende po yan sa mga nagtitinda sa palengke. Kapag po medyo mahilig kayong maghanap ng mura, ay talaga naman makakakita rin naman kayo ng murang bilihin sa panahon ngayon. Sa ibang tindahan po, nabibili po ang sayote ng 25 to 30 per kilo. Pero ito nga po ay napakaswerte ko at nakakita ko ng 15 pesos lang per kilo. Pagkatapos ko nga palang balatan ang mga sayoteng ito, ay hiniwahiwa ko na rin gamit itong pang-slice ko. Ay dumako naman tayo dito sa pag-slice ng ating napakamahal at gintong-gintong broccoli. So ay na nga, pinutol-putol ko lamang po yung mga stem-stem niya at ito po isasama rin natin sa pagluluto. Nakakain po ito guys. Alam niyo po ba, nung unang kauna-una akong pagluluto ng ganito, abay tinanggal ko ho pati yung mga stem, yung pala naman ho ay pwedeng isama. Ay diga ho, ikakaunti ho ang natira. Sa ilang kilo kong niluto dati, 2 kilong broccoli na binili ko, ay halos konti na lang ang natira kasi nga itinapon ko yung mga stem-stem na ganyan. Ayun naman pala yung pwedeng isama at napakasarap din kapag ka naluto na. Nabili ko nga po itong broccoli ito sa halagang 99 pesos. O diba, may sukli pang piso yung 100 piso. Ang kilo po nito per kilo is 250 pesos. So, yan, nakabili tayo kahit isang piraso lamang kasi parang ang sarap magluto ng broccoli kasi ang nagaganda na ko sa kulay niya talaga, green na green, di ba mga ma. At ito na nga mga mare, ito po ay gabi pa lang, hiniwahiwa ko na. Kanina ko pong umaga ito niluto, madaling araw pa lang kasi nga po pang baon-baon po ng mga anak ko sa pagpasok nila sa eskwelahan. At ito nga bawang ay hiniwahiwa ko na nga rin ng maliliit, pinitpit ko lamang itong 4 piraso ng bawang. Ganon din, isunod na natin itong sibuyas, hihiwain lang natin ng maliliit. At pagkatapos ay umpisahan na nating maggisa-gisa ng ating chicken broccoli. So ayan, patapos na nga tayong maghiwa ng ating sibuyas. Ito po yung ating chicken, dinibone ko na po to, tinanggalan ko na po ng mga buto. Chicken breast po yung ating ihahalo. At ito, umpisahan na nating maggisa-gisa. Umpisahan natin sa bawang, halu-haluin lang natin para lumabas ang aroma ng bawang. Sunod natin ang sibuyas, halu-haluin lang din. At kapag nalanta na, ay ihuhulog naman natin dito yung ating chicken breast. Ayan, hiniwahiwa ko lamang po yung chicken natin na medyo pa-strips, haba at maliliit. Igigisa-gisa lamang po natin ito hanggang sa mawala yung kulay pink niya at hanggang sa magkatas-katas. At habang ginagawa natin ang pagigisang iyan, ay naglagay na rin ako dito ng paminta. Maglalagay rin po tayo dito ng konting asin para magkaroon po ng lasa yung ating chicken. So ayan, halu-haluin lang. Ang bango na mga Mars. At dito nga ay hindi pwedeng mawala ang ating oyster sauce. Yan po ang magpapalinamnam sa ating lutuin. Ayan, halu-halu lang po para kumalat sa ating chicken ang oyster sauce. Naglagay din ako dito ng isang chicken cubes. At ito, naglagay rin ako ng isang latang mushroom. Isinama ko na po yung sabaw para mas lasang-lasa natin yung lasa ng mushroom. At syempre, yun na rin ang magsisilbi nating sabaw. Naglagay rin ako ng konting seasoning. Yan, para naman mas lalong sumarap ang ating luto. Ilalagay ko na rin yung aking hiniwahiwang sayote. Yan, hiniwahiwa ko lang siya sa ganyang kaliliit. At halu-haluin lang natin ito guys. Yan, lulutuin natin to ng mga ilang minuto. Mabilis lang naman pong maluto ang sayote. Yan. At pagkatapos, magdadagdag po tayo dito ng tubig. Katamtamang dami lang po ng tubig. Nasa sa inyo po kung gaano karami ang gusto ninyong gawing sabaw. At ako nga ay maglalagay dito ng konting sesame oil para naman magkaroon ng twist ang ating chicken broccoli. Kung kayo po ay gustong magluto nito, ay pwede nyo pong i-skip kung wala kayong sesame oil. Yan. Halu-haluin lang natin guys. At pagkatapos ay ihuhulog naman natin dito ang broccoli. Yan. Ihahapcook lang po natin to guys. Pangit po ang gulay kapag ka overcook. O diba ang ganda ng kulay ng ating broccoli. Oh.
gandang-ganda talaga ako sa kulay ng broccoli. Promise. At ako nga hindi nasiyahan sa broccoli laang, ay ako'y magdadagdag ng kaunting bell pepper. Kabiak lang po yan. Yan. Pandagdag saya sa ating gulay. Ang gandang tingnan, di ba, mga mar? So, ito po hindi natin patatagalin dahil ayaw ko po ng overcook. Pangit po ang overcook. Kaya naman, maglalagay na ako dito ng kinanaw na cornstarch. 2 kutsarang cornstarch. Kinanaw ko sa kunting tubig at gagawin natin itong pampalapot para naman po medyo malapot yung ating sabaw. Yan. Yan po ay isa rin sa magpapasarap at magpapaganda ng itsura ng ating lutuin. Kunting halo-halo lamang at ito po ay luto na. Pwede na nating iserve. Ayan, kunting halo-halo na lang guys at papatayin na rin natin yung apoy dahil ma-overcook ang ating mga gulay. Ang ganda ng kulay talaga ng broccoli o mga Mars. Ayan, masarap po ito guys. Try nyo na po. Ito po ay babaunin ng mga anak ko ngayong araw na ito. Ayan, tayo po ay maglalagay na sa kani-kanilang mga baunan. So ilalagay ko muna siya sa plastic. Yan. Maglalagay tayo ng kanilang babaunin. So, thank you for watching guys. Sana po ay lagi ninyo susuportahan ang aking YouTube channel at mga reels dito sa Facebook. Bye-bye. God bless.